So, what's up sa inyo mga ka-poultry? Welcome back sa ating YouTube channel. At welcome back dito sa ating backyard farm. So, for today's vlog mga ka-poultry, pag-uusapan natin kung paano makaiwas sa pagkapiste yung ating mga alaga, especially mga manok mga ka-poultry. Kasi uso na naman yung pagkapiste ng mga alaga dito sa amin, lalong-lalo na yung mga manok mga ka-poultry. At hindi lang yung mga manok, pati mga bibe nagkakapiste na rin dito. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung paano tayo makaiwas dun. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para may updated ka sa lahat ng video na i-upload natin. So, i-click mo lang yung subscribe button dyan sa baba at may lalabas na bell icon dyan. I-click mo na rin yun para may updated ka sa lahat ng video na i-upload natin. So, nandito tayo sa pinakadulong kulungan. Ayan. Ikinulong na natin dito yung mga pabo natin para kasi hindi na sila masyado makapaggala. Mga ka-poultry kasi nga may pagkapiste na naman dito. Eh madami tayong katabihan na nag-aalaga. Meron dyan sa kabila sa mga tito ko at meron dun sa likod. May mga alaga din dun. So pagka kumalat yung pagkapiste or virus dito, hindi na masyadong maapektuhan sila. So i-share natin kung paano nga ba makaiwas dun sa pagkapiste. Pero actually, konti na lang naman yung manok natin. Mabibilang na lang. Wala pa yata ang 10 piraso yung manok natin. Pero bago natin simulan yun, i-tour ko muna kayo sa mga alaga pa natin. So, andito tayo sa kulungan kung saan nakakulong yung mga baboy natin na native. Tatlo yan. Ito yung dalawang babae. Ayun yung isang lalaki. Oh. So, bali yung mga natiran nating manok is yung tatlong gray na hens, tapos meron tayong pares na shamo, yung apat na anak ng shamo, yung dalawang native natin. So almost 11 lang yata yung manok natin, pero kailangan pa rin natin silang ingatan gano'n na ka-poultry. So ayan sila yung mga native natin, malalaki na, unlike sa unang video natin na ipinakita ko sila sa inyo. So ngayon puntahan natin yung iba pa nating alaga. So ayan, medyo makalat pa dito kasi naglinis si Papa dito. So ayan, medyo hinati na yung ating backyard farm. Gagawin na itong garahe, itong kalahati na to. So ayan. Pero ito, natira pa rin yan yung pugad. So ito nga yung ating blue marans. So ikinulong ko na lang siya para hindi siya makapaggala, para makaiwas siya sa sakit. So andito yung isa nating blue marans na naglilimlim. Ayan. Next, yung mga shamo natin. Pares yan. So ganda. Blue pa rin. So dito, pagpasok mo dito, andyan agad yung ating blue na bibe. So ito kasi inaawa ito, kaya inilabas ko na siya. Ayoko siyang ibenta kasi syempre rare yung kulay at yan yung mga gustong gusto natin. So dito, andito iba nating mga alagang bibe. So ayan, almost gray na yung lahat. So ito yung pinaka rare nating itek, ruin nung tawagin yan. So ayan siya. So ayan yung dalawa pa nating manok. Oh. Nandiyan lang sila, hindi ko yung pinapakawalan kasi nga para makaiwas din tayo sa pagkapiste. So ayan, dahil sa mga baboy yan, oh, nahilig kasi silang magkalkal. Lahat nakakalkal ng mga yan. Kaya kahit anong linis gawin natin, walang nangyayari. Babalik at babalik sila sa ganyan. So baka maitatanong nyo, wala na dito yung kulungan ng rabbit natin. Kasi, ayun, nandun sila sa kabila. So pakita ko sa inyo. So, ayan. Ito yung puti nating rabbit na lalaki. Ayan. Mukhang Holland Hope siya kasi naka taba yung ears niya. So, nandito naman yung bagong pisa natin na native chicken. Or, actually, yung nanay nito is native. Tapos, yung father niya is Black Australorp. So, ngayon, nalahian siya ng ating blue marans. Kaya ayan yung mga anak niya.
mga blue din. So eto yung mga rabbit natin, yung pares ng rabbit natin. Ayan sila. Dito yung mga anak ng shamo natin. Apat yung natira. Bali, lima. Andyan yung isang blue marans. Ayan yung blue marans natin. So, ayan mga kapoultry, pag-uusapan na natin kung paano nga ba tayo makakaiwas sa piste ng ating mga alaga or pagkamatay. O yung malawakang pagkamatay ng mga alaga natin. Lalong-lalo na dito sa amin ngayon is usong-uso. Iyon. So, first mga kapoultry, of course, kailangan natin siguraduhin na vaccinated yung mga manok natin. Yun yung pinakamahalaga sa tingin ko na gagawin natin para makaiwas sa pagkapiste mga kapoultry. So ayun guys, syempre sa ating mga tao, may iba't ibang bakuna din tayo na tinitake para sa kinis makaiwas din sa iba't ibang klase ng disease. So usually, ang alam ko na ay sinasaksak sa ating mga manok para makaiwas sa pagkapiste ay yung Newcastle's disease na bakuna mga kapoultry. Para yun yung pinaka foundation ng mga manok natin para makaiwas sa gayong sakit. At syempre, pangalawa, kailangan malinis yung paligid ng ating mga talaga, malinis yung inumin, malinis yung pagkain ng kapoultry para sabihin, makasigurado tayo na wala silang natitake na bacteria sa kanilang katawan na magiging cause ng pagkasakit nila at pauwi sa pagkamatay. So, ayun. Kaya tayo, ayan, unti-unti na natin nililinis, tinanggal na natin yung tubing dito, yung mga tubing dyan. Ayan, dyan. Para sa inis, mga ventilation dyan, para sa ganyan, hindi sila nakukulob na, ang tawag dito, nasusukol sa ammonia. Sa amoy ng mga dumi nila at iba't ibang mababahong amoy. So, ayan. So, itong ating native pig na paamo na natin yung mga yan. Dati, hindi mo malapitan. Ngayon, malalapitan mo na yan. Tapos, meron din pala tayo ditong tanim na mga Madre de Agua. Ayan. Sana this time mabuhay na siya. So, ayan. Wala na kasi manggugulo dito kasi ayun na yung mga baboy. Ayun, o. Apura ang hukay. So, apat na puno yan. Isa, dalawa, tatlo, at apat. Hiningi ito sa kaklase ko nung high school. So, sana mabuhay natin para sa inis meron na tayong source na pinagkukuha na ng pagkain nila. Hindi lang puro saging yung ipapakain natin sa kanila. Puro napier. Kasi dyan sa likod, madami tayong napier dyan eh. So, para makatipid tayo sa feeds mga kapoultry. So, isa pang tips para sa inyo. Siyempre, alam naman natin yung mga forages plants na pinapakain natin sa mga animals natin is may mga benefits sa kanilang katawan. So, sa tingin ko malaking tulong na nagpapakain tayo ng mga ganun gaya ng malunggay, napier, Madre de Agua, yung rich in protein para sa gayon is makaiwas talaga sila sa mga sakit. All natural ba, kumbaga mga kapoultry. So, yan. So, tayo naman kasi mga kapoultry, mga breeder nating manok na nabili. So, nabili lang kasi natin sila kagaya nitong shamu na to. Is, vaccinated na yung dalawang yan. Mas lalo na itong ating blue marans. Pati yung tatlo nating hen, mga kapoultry na blue. So, vaccinated yan. Kaya wala akong ikinowoworry na malapitan tayo ng virus kasi mga vaccinated yung mga alaga natin. Eh, ito namang mabibi natin sa tingin ko. Mas malalakas yung resistensya nila kasi sa manok mga kapoultry. So, kaya ang ikinulong ko na lang sila dito sa isang lugar para sa ganyan is hindi sila masyadong makagala mga kapoultry. So, ito mga sisiyo natin. Ito yung walang mga bakuna. So, kaya ikinulob ko sila dyan para hindi sila mapasukan ng ibang hangin. Or lalo na yung galing dito sa kabila. Baka kasi madami silang alaga dyan eh na manok. So, baka dyan mapunta yung peste. So,
mahirap na. So ito naman, ito, bata pa to masyado. Wala pa yung week old, kaya hindi pa tayo makapag-vaccine dyan. Mura lang naman yung vaccine mga poultry and good for madaming alaga na yun. Pwede sa mga bibe, babo, vaccine, hindi lang sa manok. So ayan yung mga rabbit natin na pet type. So paano mga ka-poultry, sana nagustuhan yung video natin for today. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So hanggang dito lang tayo mga poultry. Bye-bye!